mga toy company, parang limitado lang din yung mga character na pinoproduce nila as a toy. Ang karamihan talaga, yung mga character na sikat, tsaka yung alam nilang bebenta, dun pumapasok yung ano namin. Yung pangongolekta lang ng, ano, ng mga action figure, interesado ko, kaya lang parang kulang pa. Parang gusto ko yung gagawa din ako. Nung una ano lang eh, parang interesado lang ako, curious lang ako. Kasi nakikita ko yung mga action figure, paano siya ginagawa. Tapos yun, yung nag-join na ako sa mga local group na mga toy customizer, gaya ng Lika, mga Kata, yun. Yung mga ginagamit ko, ano eh, yan, yung epoxy na ano, ako na lang din mismo nag-mix. Ilalagyan ko siya ng clay para nahawakan ko na siya. Yun, yung mga sculpting tools, iba-iba siya eh. Meron yung ginagamit pang dentist, meron talaga yung ginagamit pang sculpt. Iba-iba eh. Depende sa'yo kung ano yung pwede mong gamitin. Mas maraming pinapagawa sa akin. Ano talaga yung mga karakter sa Star Wars, yun talaga yung pinaka, ano, doon din kasi ako nag-start eh, sa paggawa ng mga action figure ng mga Star Wars eh. Yung mga creature, halos lahat naman ng kinustomize ko, picture lang talaga, gaya nung Uncle Bob, parang drawing lang siya, di ba, flat lang. Pinag-aaralan ko siya ng mga ilang araw, titignan ko kung ano yung pwede kong gawin. Mahirap din talaga siya eh. Kailangan ano, pasyensya talaga, sobrang pasyensya. Tsaka ano, mahaba yung oras na gugugulin mo talaga eh. Bilang sculptor, kumbaga toy customizer, trabaho mo na yun kung paano mo siya bubuin talaga. Ayun na yung challenge doon, yung paano mo siya mapapalabas ng ano, ng kumbaga maayos, maganda siya tignan, kahit papaano, mas accurate siya dun sa picture na pinaggayaan mo.